raw ng resolusyon ng COMELEC para sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa darating na eleksyon. Plano raw nilang ipagbawal ang paggamit ng AI at deepfakes sa pangangampanya. Nasa frontline ang balitang yan, Simon Gualvez. How do you regulate social media when it may intrude into a purely constitutional issue of violation of the freedom of speech and the freedom of expression? Yun ang malaking problem natin. Ito ang hamon ni COMELEC Chairman George Garcia kasabay ng kauna-unahang forum na pinangunahan ng ahensya tungkol sa artificial intelligence na posibleng makaapekto sa eleksyon. Kasama sa mga dumalo ang mga kinatawan ng mga political party, mga election watchdog at iba pang stakeholders. Ang pakay nila, makagawa ng regulasyon na magiigpit sa mga kandidato pagdating sa social media. Ibig sabihin, kahit walang batas, sapat na ang paglalabas ng resolusyon ng COMELEC. Isa sa target ng COMELEC, pagbawalan ng paggamit ng AI at deepfake sa pangangampanya. Ang problem po talaga natin yung misinformation, disinformation, and fake news directed against a candidate, directed against a political party. Napakahirap po dyan, lalo pat may presence ng trolls. Sa pagkandidato, bawal ang misrepresentation. Sa pagkandidato, ikaw yan, ikaw mismo. Pati ang pagkakaroon ng maraming social media pages o accounts ng isang kandidato, nais din nilang higpitan. At tulad ng sa telebisyon, radio at print na may limitasyon lamang ang paglalagay ng mga advertisement, balak na rin itong ipatupad online. Ah, dapat lang po, lalo yung boosting, dapat lang po, pati yung influencers, kaya nga po gusto rin natin makipag-tie-up, dapat sa BIR. Hindi ba dapat yung mga influencer, dapat din natatax? At pagka po ganun, bakit pa tayo may Fair Elections Act? Hindi po tayo nag-i-insure ng equal opportunity dahil hindi naman at makakabayad ng social media influencer. Sa ngayon, may dalawang social media platform na raw ang nagparating sa COMELEC ng kahandaan nilang tumulong sa halalan. Paliwanag ng COMELEC, hindi naman nawawala yung mga disclaimer na donated ang isang promotion o advertisement sa kandidato na ipinupost sa social media. Kaya isa ito sa nais ding i-regulate ang ahensya na dapat daw maideklara sa COMELEC oras na magsimula ang kampanya. Wala namang problema sa ilang social media influencers gaya ni Boss Toyo ang mga binabalak na paghihigpit ng COMELEC. Pero sana raw magkaroon pa rin ng paglilinaw, lalo na kung hindi naman talaga sila nagpapabayad sa isang kandidato. Siyempre, hindi rin naman lahat ng mga social media influencer na katulad ko may bayad. So, hindi na, yung iba, kaibigan na, before pa maging sikat, before pa maging popular, kasama na namin sila, mga kaibigan na namin. So, minsan, talagang pakikisama din lang yung ginagawa namin. Gayunman, handa rin naman silang ideklara sa pamahalaan ang mga posibleng kitain sa pangangampanya. Nakatak na magsagawa ng iba pang forum ang COMELEC sa mga darating na araw. Sa ikalawang linggo naman ng Agosto, balak ilabas ang regulasyon sa pangangampanya sa social media. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.